mga pakotse. Sumayin niyo ang kapayapaan sa bawat pangarap ng nilalang. Kung minsan ay di batid kung ito'y magaganap o kakamtan. Subalit sa layunin ng Ama, kapag tumalim at sumunod ka sa Kanya, walang pasubaling kabiguan ang dulot sa iyo, kundi katagumpayan sa kabila man ng mga pinagdaraanan. Sapagkat ang kanyang kalooban ang iyong sinunod bilang katauhan, siyang taglay mong patnubay at di ka pababayaan. Kaya halina, halina kayo mga minamahal ko, sa kanya niyo ilagak ang buong galak na pagtitiwala at paniniwala, kayong lahat ay magtatagumpay. Sa buhay na pakikibaka, habang naririto kayo at nakikipamayan sa sandaigdigan, pagharian kayong lubos. Kapag sa panahon ka nagsuri at tiningnan mo kung aaraw o hindi, maaring mabigo ka kapag sinabi mong aaraw kung maganda ang sikat ng araw. Kapag nakita mong kulimlim sa umaga at sinabi mo uulan, mabibigo ka kapag pinasikat ng araw, ng Ama ang araw. Subalit kapag nakatuon ang isip mo sa larangan ng kanyang kabanalan at sa tuwing ay pinananabikan mong matutunan, sigurado hindi ka mapapahiya, hindi ka mabibigo kung anong natututunan mo at isinasabuhay mo. Kalasag mo'y Ama, kasakasama mo siya, ang paghahari niya'y nasa sa'yo, kaya't ang galak sa puso mo'y damang-dama mo tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, marami na ang nabigo sa pagtitig sa panahon. Aaraw ngayon, uulan mamaya, sisikat ang araw bukas, may bagyo mamaya. Bakit kaya ang hinahanap na palatandaan ng tao ay kung paano sisikat ang araw, kung paano uulan, kung paano may bagyo? Bakit hindi pagmasdan ang palatandaan ng Kristo na siya ay totoong ibinigay ng Ama upang patotohanan niyang Ama'y buhay na mapagmahal, mapagkalinga at makapangyarihan? Kung doon lamang magmamasid ang tao at doon huhugot ng katotohanan, lahat ng naghahanap sa pangalang Jesus, tunay na mababatid ng Diyos Ama, ay buhay na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga minamahal ko, sumain niyo ang kapayapaan. Talikdan niyo muna ang inyong sarili sa oras na ito at mithiin ninyo ang laman ng isipan ninyo'y baguhin ng Ama.
Kung ang nilalaman ay mga problema. Kung ang iniisip ay ang mga sakit. Kung ang laman ng puso ay puro galit at inggit, kinanakit. Gawin niyo muna, na isang sa tabi muna, itabi niyo muna. Paalisin niyo muna, gawin niyo munang Ama ang makilala. Sa gayon, kapag naghari ay siya, uuwi kayong maligaya. Buhay ba ang Diyos? At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, mahirap unawain ang kabanalan. Subalit, kapag naunawaan mo, sisidlan ka ng kagalakan. Madali pang kumain at matulog kaysa mag-aral ng kabanalan. Subalit ang mga nagsusumakit, nagsusumikap matutunan ng kabanalan, magaan lahat para sa kanilang tinatanggap. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko, kaya't sumain niyo ang kapayapaan. Nais ko po munang basahin ang mensaheng ito na kung hindi maunawaan ang iba, magdudulot ng hindi magandang pag-iisip. Subalit, napakabuti ng Ama kung maunawaan mo sadyang napakahusay niya, napakatalino niya, napakabuti niya, at napakadakila niya. Niloob ng Diyos na maranasan ng mga anak niyang minamahal at pinahahalagahan ng maraming pagsubok sa buhay. Ang mawalan, masaktan, mabigo, mapahiya, mainis, magalit, at magkamali. Hindi upang wasakin ang buhay na kaloob, kundi matutunan ang magpakumbaba, magpatawad, umunawa, magbigay, magmalasakit, at magmahal ng lubos, at sa bawat pagsubok na napagtagumpayan, kaloob nito ang ibayong sigla at tapang, upang harapin ang hamon ng bukas na puno ng pag-asa. At pagkatapos ng lahat, galak ang kaakibat sa mga anak na nagtiwalang tapat at di nag-alinlangan sa kanyang magagawa. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Mapalad kang sa kabuhayan ay di nagdarahop na maigi. Kung ikaw ay hindi nagdarahop at sa panahon ngayon, masigit mong dapat labanan at makakayanan ang karampot at maganpang at magaan mong pagsubok. Ihambing sa kapwa mo upang dalisayin ang katapatan mo sa pananampalataya. At sa mga may kahirapan naman ang buhay, mapalad din na sa kabila ng hirap, ang Ama ang kinikilala at tinatanggap. Pagkatapos ng lahat, galak din ang kaakibat. Mapalad din ang mga may karamdaman na sa kabila ng dinaranas, pagkatapos ng lahat, galak din ang kaakibat. Hindi ibig sabihin na kaya niloob ng Ama na ikaw ay magalit at magkamali ay patuloy kang magagalit at magkakamali. Kundi bagkus yung pagkakamali mo na yon ay upang makilala mo at maituwid. Kundi yung pagkagalit mo ay huwag magbigay ng pagkakasala sa'yo. Kundi maunawaan mo ang galit na yaon ay huwag magbigay daan para makalimot ka at magkasala ka sa Ama. At hindi rin yung pagkapahiya na miyat miyay mapapahiya ka, kundi niloob mang mapahiya ka kung kabanalan ang ginagawa mo, kung pawang kabutihan, at sa palagay ng kapwa mo'y kahiya-hiya ka pat nakakahiya ka, hindi ka nakakahiya at di ka mapapahiya. Maraming
paraan at maraming dahilan ang mga salitang ito. Subalit sa mga walang pangunawa, kuminsan ay hindi nila naunawaan. Kuminsan kasi ang tao may binabasang mensahe, hindi ganap naunawaan. Nagmamarunong, nagmamalabis. Bakit ba ang Kristo ay hindi ganang tinanggap agad ng mga matatalino? Sapagkat ang akala nila'y mapagmagaling. Tama ba ga? Nagmagaling. Kaya minamalabis na gusto'y pangunahan pa yung mga magagaling. Subalit ang hindi alam, ang taglay ng Kristo'y pawang katotohanan, kaya kung magturan ay katotohanan, at kung gumawa, ay pawang katotohanan din. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ang pangunawa nawa ang maghari, baligtad pala. Maging sa libro, pagbaligtad, di mo mababasa. Tama baga? Kaya kapag baligtad ang utak mo, di ka makakaunawa. Buhay po ba ang Diyos? O kung di nabaligtad, di walang mensahe. Kaya lahat ng nagaganap, pag nasa Diyos Espiritu ka, may dahilan at may paraan. May pahayag na natutukoy at kaukulan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya humango tayo mula kay Mateo. Nang panahong iyo'y, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At siyaong marapating pagpapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong mga pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamato at maganang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang tinutukoy ng Kristo ay ang karunungang taglay at daladala. Na ipinagkatiwala lahat ng Ama sa Kanya. Kaya't walang makababatid ng lahat ng taglay niya kung ang kaukulang kaisipan at taglay na damdamin ay pagkatao. Kaya mapalad ang nakakaunawa sa taglay ng Kristo. Mapalad ang nakaunawa sa dinala ng Kristo sa lupa, sa binahagi sa lupa, sapagkat ang bumaba ay siyang nakakaunawa at nakakakilalang ganap sa kanyang pinagmulan. At ito ang binahagi sa lupa at ipinakilala. Kung ano ang kanyang nakita sa Ama, siyang pinakikilala at binabahagi sa mga tao sa lupa. Kung ano ang narinig sa Ama, siyang binabahagi at pinamimigay niya sa mga tao sa lupa. Subalit, ilan kaya ang tatanggap? Yaong taong asal bata na mababa ang loob. Yaong mga taong hindi marunong magalit at magdamdam na maluwat. Nagagalit man, subalit panandalian. Nagtatampo man, subalit hindi pinananaig sa kalooban, sapagkat batid niyang ito'y kasalanan na kapag nag-ugat ng malalim sa puso niya. Kaya't mapapalad ang mga nakaunawa at inuunawa ang banal na salita. Sapagkat ang nagbaba at binahagi sa lupa ng ibinaba ay siyang tunay na Ama. Na lahat ay kayang gawin sa bawat anak niya. Kaya mga mahal ko, kilala niyo na ba ang Ama?
Nakilala niyo ba ang anak? Mapapalad kayo. Taglay ninyo ang katotohanan at pangunawang mula sa kanya. Naramdaman niyo na ba ang binahagi ng ama na nagpakilala sa kanya para makilala siya? Magpuri kayo sapagkat kabahagi kayo mula sa damdamin niya. Inalam niyo na ba kung ano ang bahagi sa inyo at nang naialam na ninyo at nabatid ninyo, nanahan ito? Magpurit magala kayo sapagkat ang nagahari hindi katauhan ninyo, kundi Espiritu Santo. Sapagkat ang Ama ay totoo at ang Kristo ay totoo, kaya't ang lahat ng tumanggap at nakakilala, nagpapakatotoo rin tulad ng pinagmulan at nagdala para makilala ang pinagmulan ng lahat ng anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung nakilala mo siya sa pamamagitan ng mga aral niya, patuloy mo pa siyang kilalanin at hanapin sa mga salita niya. At doon sa puso mo'y magiging ganap ka. Yamang ika'y anak na tumanggap sa Ama. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't yamang ikaw ay tumanggap, ano baga ang dalahin mong hindi mo maiuusad? Ano ang pinapasan mong di mo maisasadyad? Ano ang pinagkaloob sa iyong hindi mo makakayanan? Sapagkat ang pamatok ay kasakasama mo sa iyong buhay. Kaya nga't maliwanag na tinuran, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at kayo'y aking pagpapahingahin. Magaang dalhin ang aking pamato, sapagkat kailanman ang sumasa Ama ay sumasa Anak, at ang sumasa Ama at sumasa Anak ay sumasa Espiritu ng Ama at ng Anak. Kaya sinong magugulapi, magugupo, at sino ang babagsak sa lupa na hindi nakayanan ang dulot para siya'y dalisayin at siya'y makitang tapat sa kanyang magulang? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kapag pinagtiwalaan mo ang salita ng Ama, magaganap ito sa buhay mo. Kapag naganap na ito sa buhay mo, may pagsisigawan mo't isa kang patutuo. Kaya nais ng Ama, isa kang maging anak niyang magpatutuo sa kanya at magpakilala sa mga kapatid mo sa kanya. Kaya anak ka ba ng Ama? Nakikipagtutuo ka ba sa kanyang Espiritu? At siya ba ay pinangangalandakan mo't pinagsisigawan? Dahil nadama mo siya't nakilala, ipagpatuloy mo. Patuloy niyang patutunayan sa'yo, pakikilala sa'yo, tunay na buhay na hindi patay, at gagawin niyang lahat para ikaw'y masiyahan at magalak na kanyang anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramenayahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Ang mga anak ng Diyos, may kanya-kanyang pandama. Subalit, ang nagkakaisa sa Espiritu, isa ang pandama. Buhay ba ang Diyos? Kaya, nasasabing ang sakit ng kalingkingan tagos sa buong kalamnan. At yan ang mga pinag-isa ng Ama sa Espiritu. Kaya't kapag kaisa ka na ng Espiritu ng Ama, ang kapwa mo kaisa mo, may galak kapwa kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, kaisa ka ba ng Kristo sa pagpapatupad ng gawa ng Ama, sa paglalathala ng mga sinimula niya? Pugayin mo at purihin ang Ama sapagkat may nakalaan siya sa bawat anak niyang tapat at nagpapakatotoo sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag po ba ang mensahe? Nauunawaan po ba? O,
iyong nauunawaan. Ano po ba ang gusto ng Kristo? Mahambing ka sa Kanya na mababa ang kalooban. Kaya nagawa ang katapatan at katotohanan. Kaya kung mayroon ka pang natitirang karampot na kataasan, isuko mo ng ganap. Buhay po ba ang Diyos? Ano baga ang layunin ng Kristo? Ang tumalima sa Ama na anak lamang siya at ang Ama'y pinagmulan niya. Kaya nakilala mo ba ang Kristo? Sinusunod mo ba ang layunin ng Kristo? Anak ka ng Ama. Sapagkat kung paano ka sumusunod sa layunin ng Kristo, iyon ay natutunan mo sa Kanya na mula rin sa Ama, kaya anak kapwa kayo. Buhay po ba ang Diyos? Layunin mo ba'y hindi pang sarili kundi pang kalahatan sa kapwa mo upang makapagdulot ka ng kasiyasiya at kagagalak ng kapwa mo tao? Magalak ka ring anak ng Amang ganito ang layunin. Patotoo lamang na kaisa mo nga ang binabang anak at nakatanggap ka sa espiritu ng liwanag. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, may sayang ba sa pag-aaral sa kabutihan? May lugi ba sa mga nakinig at tumanggap? Wala. Kaya kung anak ka ng Ama, sa oras na ito, may natanggap ka na. Buhay ba ang Diyos? Kaya, umango tayo sa Eksodo upang lalong mapatotohanan na totoo pala ang Ama at buhay na buhay siya. Mula pa sa simula at sa lahat ng ginamit niya, may patotoo, buhay na buhay, para pangalandakan siyang tunay na buhay. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac, at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng niyawe, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, iyalis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman. Malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Hebedeo, at Hebuseo. Naririnig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya, papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino po akong haharap sa paraon at maglalabas ng bayan, Israel, mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moises,
Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano pong sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sino kaya ang magsasabing tao na siya ay si ako nga at ako'y ako nga? Kaya kung naririnig ninyong sinasambit tulad ni Moses na pinasasabi, sabihin mo sa kanila, ako'y si ako nga, sapagkat ako nga ang Diyos na dakila. Maliwanag pala ang katotohanan kung babaybayin ninyo ang istorya at inyong mawawawaan. May nalihim ba sa Ama? May natatago ba sa Kanya? Ang daing at hinaing ba ng mga palalong tao ay hindi niya narinig at hindi niya nakikita? Kung ang daing ng mga palalo ay naririnig niya, ano't hindi niya maririnig ang mga alipin at inaapi? Kaya, anak ka ba ng Ama? Inaalipin ka at wala kang magawa. May Ama ka, nakikita Kanya. Daratalang takdang hahanguin ka niya. Mainam ang pangako niya sa tapat na anak niya. Kaya gawin mong makatotohanan ka, iaalis ka ng Ama sa hirap at dusa, sapagkat siya'y tunay na Ama ng buong sanlibutan. Langit at lupa, Kanyang tahanan. Sapagkat ang Espiritu niya ay nasa sanlibutan at ang kaharian niya, Kanyang tinatahanan. Buhay ba ang Ama? Kaya maliwanag na noon pa man, may sinusugo na siya. Kaya mayroon bang pagkalimot siya? May sakit ba siyang amnesia? Wala. Siya'y tapat. Siya'y totoo. Kaya lahat ng anak niyang totoo at tapat sa Kanya, makakamta nila ang pangako niya. Kung kikilalang totoo sa mga salita niya ay magsasabuhay sila. Sapagkat ang noon, ngayon at kailanman ay walang pagbabagong Diyos na totoo. Diyos na mapagkalinga, Diyos na mapagbigay, Diyos na walang malilihim. Lahat ay batid niya. Kaya anak ka bang nagdurusa? Tama ba't totoo ka sa Kanya? Manalig ka, hahanguin ka niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Alala, umbaga, mahirap itong paniwalaan at tanggapin. Subalit kung papaniwalaan mo at tatanggapin, magaganap sa iyong buhay. Sapagkat ang Ama, lahat ay taglay niya. Humango tayo sa awit. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya'y utos, kay Moises ibiniling ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatan may hindi kaya, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin
ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kaniya. Alam niya na alabok yaw ng ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad, sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Kapag ito'y nawala man din, hindi na namamalas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Yaong nagtatamo, nito'y ang tapat sa Kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos. Kayong mga nakikinig at sa Kanya ay sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan. O purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang. Katotohanang katotohanan itong sa aki tinuturan. Mapupuri mo siyang tuwiran ng buong galak at katapatan. Kung sa puso mo'y nag-uumapaw, tuwirang kasiyahan na dama mo pagmamahal na mula sa amang mahal. Ikaw na anak niyang napabatid na totoo, ang salita niya ay may buhay na may kalakip na gawa ito. Patuloy mong tupdin sundin mga aral mong natutunan na sa Kanya ay huwag mawalay, pumiling ka na mainam. Upang doon lagi mong siyang magunit at maalala, salita niya ay huwag mong kaliligtaan, itatak mo sana. Sa iyong isip at diwang taglay bilang pagkataong anak niya, nang sa gayon bawat araw, ang manaig nga ay siya. Ikaw na anak niyang di paganap siyang kilala, magmithing maramdaman mo sa puso mo'y manguna siya, upang doon mapatotohanan mo rin na siya'y buhay na kumikilos sa bawat isang anak niya. Yamang ikaw ay anak niyang nagsumakit, nagsumikap, nakamtin mo siyang ganap. Halina kayo mga anak niya, pag-aralan tinuran ko, karagdagang sinambit ko, kaukulan para sa inyo. Na di tao ang nangusap, bagkus kung anong pinagmulan at sinong pinagmulan, nang sa inyo'y mga binasa na natala sa kalupaan. Na tao ang pinagbahagi, pinagluwal sa bibig niya, katulad din sa oras na ito, naganap ang katotohanang Espiritu Santo ay buhay sa inyo. Katotohanang katotohanan ng sa aki tinuturan, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Magliwanag kayo, mga anak ng Ama, upang sa pagsikat ng araw, mabatid niyong kung papaano nagbubukang liwayway. Ang pagbubuka ng isipan, magagawa rin sa inyo. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Alalaumbaga, naganap ang lahat ng dahil sa pag-ibig ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Sa gawaing ito, kaya't may mga alagad, may mga choir, cups, IT team, tagasunod, mga pasyente, ay di tao ang nag-anyaya. Humirang, pumili, naglikom, nagtipon, nagtiwala, kundi ang Diyos na dakila.
Kaya kung sa oras na ito, kayong mga anak ng Amang tumatawag sa Kanya ay tunay na anak na nga kayo at nadamat at nakikilala siya, magagawa niyo ang masyahan sa mga aral na binaba niya. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Maligaya po ba ang buhay? Totoo po yan. Ako damang-dama ko pagmamahal ng mga alagad ko. Mga choir na turingan, mga IT team, mga CAPS. Bagamat may kahinaan pa ang iba at di pa lubos na maliwanag na ganap, ay hindi sapat yaon para sukatin ang kanilang nagagawa. Para hatulan na hindi sila ganap, para hatulan na sila hindi totoo, kundi patuloy na sila'y dapat ay ipanalangin at patuloy na pag-isahin ang layunin mula sa Ama at sa Anak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, napakasarap po na damhin ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo. Nadadaman niyo ba ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa niyo? Lalo na tigit sa mga hinirang na kapwa niyo? Kung sa iba't ibang kaparaanan man ay nagparaan ang Amang humirang sa bawat anak niya, huwag niyong hamakin ang kakayahan ng bawat isa, hindi man ninyo kasama. Tama po ba? Yan ang tapat na lingkod at totoong lingkod, hindi humahamak sa magagawa ng kapwa niya. At hindi hinahamak ang ginagawa ng kapwa niya, bagkus kung alam niyang masigit siya, nananahimik lang siya. Hindi siya mayabang magsalita, naku, totoo ba yan? Totoo ba yun? Sapagat ang nagsasalita ng ganun ay wala sa Diyos, kundi nasa masamang espiritu siya. Bakit po? Ang mabuting espiritu ba'y narinigan ninyong magsalita ng gayon? Tulad ng Kristo, sinabi ba? Nang sinabi niya ng isang alagad, ano po ba ang gusto niyong gawin namin sa Kanya? Anong espiritu ang nasa sa iyo? Di ba't pinigilan niya si Pedro? Anong espiritu eka ang nag-ahari sa iyo? Kaya, kapag hindi tama at hindi mabuti ang sinambit, ngunit nagmamagaling na, sabi niya ay magaling siya. Ay, hindi gusto ng Kristo yon. Tama po ba? Kaya, kayo po ba'y lingkod ng Diyos? Kayo po ba'y totoo sa Diyos? Kaya kapag may naririnig kayong humahamak ng kapwa-tao nila, sabihin niyo dahil lingkod kayo ng Diyos, uy, huwag ganyan. Kung tunay kang lingkod, kahit sino pa siya, magalit man siya. Tama po ba? Kaya lang ang tao, pagkaalam niyang, eh pare kasi po siya, madre po kasi siya. Eh bakit po? Lahat ng tao ay may karapatang magpakabanal at magpakabuti. Subalit huwag mong hamakin siya at igalang mo. At sasabihin mo naman ang maganda, di po ba? Hindi mo naman sasabihin, huy, pare ka pa namang naturingan, masama ginawa mo. Huy, pastor ka pa namang naturingan, higit pa sa mga ginawa. Hindi naman ganun eh. Magandang pananalita, sasabihin mo, huy, mahal na kapatid, o kaya ay, among, lingkod ka pa naman ng ama, huwag ka magagalit ha, ang natutunan ko yata eh, masama ang magsalita ng di tama sa kapwa eh, dahil pinangangaral mo yun ano, eh pag nagalit siya, anak ba siya ng Diyos? Pag tumawa siya, anak siya ng Diyos, dahil tanggap niya pagkakamali niya, kaya, dapat po bang katakutan ng tao? Sabi ng ama, huwag kang matakot sa kapwa mo. Katakutan mo'y siya, kahiyaan mo'y siya. Tama po ba? Sapagkat, kahit si Apo Kunching, huy, Apo Kunching, mali sinabi mo. Tatanggapin. Kaya, kayo pong lahat, may mali po bang sinabi? Tumayo po kayo, sabihin nyo. Pag may mali, sasabihin ko, ay ganun ba? Tatanggapin ko po. Kaya lang ipaliwanag mo kung anong mali at bakit mali. Ano po? Sapagkat ang isang tunay na lingkod ay hindi dapat tumingin ng mata sa sarili niya. At hindi niya dapat tingnan
magaling siya, kundi sa tuwing na lagi mong titingnan ang sarili mo na walang magaling kundi ang nag-atas sa'yo, na walang magaling kundi ang pinaglilingkuran mo, na walang totoo kundi pinaglilingkuran mo para lahat ng mali mo ay maitama mo. Kaya lamang, may mga tao, kapag ganito sila, ganun sila, sabi nila, sino ka para ituwid ako? Di ba ganyan ang naganap sa Kristo? Sino ka para paniwalaan namin? Ikaw na anak ng karpintero? Ikaw na hindi nag-aral? Di ba ga? At yan ang tao, mapanghamak sa kapwa-tao, mapanlinlang sa kapwa-tao. Subalit ang Ama ay di kayang linlangin. Kaya ang totoo sa Espiritu, kapag alam niya na ginamit lang yung kapwa niya para galitin siya, hindi siya patatangay magalit, kundi siya ay gingiti. Hoy, hindi kita papatulan, sapagkat pag pinatulan kita, nasubukan ako. Kaya mayroon bang tao kayo na nang-aasar sa inyo? May kapwa-tao bang inaasar kayo? At sinasabi, "Hoo, malis ka dyan, hindi ka totoo." Tawanan mo kung alam mong totoo ka. Buhay bang Ama? Kaya, pag alam mo tama ang ginagawa mo, ipaglaban mo. Huwag ka lang makipag-away. Huwag ka lang makipagsuntukan. At huwag kang mag-iisip ng masama. Sapagkat, binabalangkas mo pa lang, alam na ng Diyos mo. Kaya, kung totoo kang lingkod, hindi mo babalangkasin ng masama para sa kapwa mo. Kundi lahat ng mabuti at makabubuti, siyang babalangkasin mo, siyang nanaisin mo, siyang iisipin mo, at gagawin mo para sa tinanggap mong Diyos mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, yan ang katotohanan at yan ang isang patutuo para mapatotohan ang lingkod ka ng Kristo. Buhay ba ang Diyos? Ay, namaya na babasahin. May text. Tingnan niyo po, kahit nandito oras ng gawain, may mga nagte-text ano. Kaya, walang puwang ang masama kapag laging mabuti ang nasa isip mo. Kayo po, sige po, sinong tao ang laging pinagninilayan niya'y banal na aral na pumapasok pa yung Juan si Pedro Chihuana? Wala na. Kaya gusto po ba ninyong maging mabuti ang isip niyo? At para sa gayon eh, umpisahan niyo pa lamang idulog eh, may kutuguna na? May binibigay ng tugon? Gawin po ninyong magpakatotoo sa Diyos na tinatawagan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang, kung minsan ay binibigo ka tulad ng mensahe, hindi para magalit ka at bumitiw ka sa pananampalataya mo, kundi para ipaglaban mo ang pananalig at pananampalataya mo na sa kabila ng binigo ka, umaasa ka pa rin may bukas pa. Kaya kung bigo ka ngayon, bukas ay hindi na. Dahil umasa kasama mo na hindi ka pababayaan. Yun ay kahapon. Kung bigo ka kahapon. Ang halimbawa ko'y ngayon, kung nabigo ka kahapon, ngayong narito ka, dapat uuwi kang tagumpay anak ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya, nabigo ka ba kahapon? Nalumbay ka ba kahapon sa palagay mo? May hiniling ka ba? Hindi ka pinagbigyan? Eh, hindi ka totoo. Dahil ang hinihiling mo, baka iba. Baka magiging malabis ka. Baka magkakasala ka. Baka hindi tama para sa'yo. Baka sa ikapapahamak mo, kaya binigo ka lang. O kaya naman, baka pansarili mo, eh bibiguin ka talaga. Subalit kung alam ng Ama, makabubuti at hindi lamang sa'yo, para sa iba at kapwa mo tao, sigurado walang kabiguan, tutugunin ka niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mahal nyo ba ang sinasamba nyo? Mahalin nyo pa. Kilala nyo na ba ang sinasamba nyo? Kilalanin nyo pa. Ginagalang mo ba ang sinasamba mo? Igalang mo pa nang higit sa makakaya mo pa.
buong lakas na igalang mo pa siya. Siya ba ay nalimutan mo noon? At ngayon ay inaalala mo na? Wow, sabi ng tao, huwag ganun naman. Sabi ng Espiritu, wika ng Espiritu, walang nakakalimot na hindi mapapaalalahanan. Kaya kapag pinaalalahanan ka, makinig ka na. Buhay ba, Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong lubos. Nekaramenehana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, no? Totoo naman po talaga, kapag namatay ka, para kang damo sa parang na nalalanta. Ano? Sapagkat ang katawan mo ay nabubulok, nagkakahiwalay ang mga buto mo. Totoo po ba yan? Kaya, dahil anak ka ng Ama, umaasa ka na habang nabubuhay ka, siya ang kalinga, siya ang totoo, siya ang tapat na sandigan mo sa buhay na pahiram niya. Gayon po ba ang paniniwala niyo? Kung gayon ang paniniwala niyo, sigurado, ngayon, nung umalis ka sa tahanan mo, malungkot ka o may lumbay ka, pag-uwi mo, daladala mo na ang ligaya. Kung nakaunawa ka, kung tumanggap ka, kung sumuko ka, kung di ka nag-alinlangan sa gagawin niya sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, sino ang nakakaunawa sa kagustuhan ng Ama? Yung mga anak niyang sa kanya'y nagpapakababa, di po ba maliwanag ang nasa banal na aklat? Sino ang nakakadama sa kanya? Yung mga anak niyang naghahanap sa kanya, di po ba? Kaya, halina po kayo. Magpakababa ka na sa kanya. Patuloy mo siyang hanapin at ika'y kanyang bubuhayin sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan. Parang malungkot kayo. Parang inaantok kayo. Nakakaantok ba? Salamat. Salamat mga alagad ko. Asan si anak na Rowena? I love you, anak. Mahal na mahal ko kayo, mga alagad. Salamat sa inyong pagmamahal. Mga Cubs, mahal na mahal ko kayo. Mga IT team, mga choir, mga pasyente. Mga alagad, pasyente, eto sila. Mga pasyente, eto mga alagad. Huwag niyong kalilimutan ang mga alagad. Ano po? Ang mga alagad ay may magagawa sa inyo. Ano po? Kaya lagi niyo pong paniwalaan, pagtiwalaan ang mga pasyente na sinugo ng Ama dito. Ang dapat pagtiwalaan niyo ay di lamang isa. Yung lahat ng hinirang niya, pag sumikapan po ninyong tanggapin at nang makilala niyo ng Diyos na nagbahagi sa Apo Kunching, ang siya rin nagbahagi sa mga alagad, sa mga Cubs, choir at IT team. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo po, mga alagad, eto mga pasyente. Mga alagad, eto mga pasyente. Mga pasyente, eto po mga alagad. Ano po? Huwag niyo kalilimutan yan. Kaya, pag tinanggap niyo po sila, masaya pa rin kayo. Paano niyong mapapatotohanan ang biyaya ng Diyos ay lagana? Paano niyong mapapatotohanan na may nagpapakatotoo sa mga hinirang ng Diyos? Kung ang Apo Kunching lang ang pagtitiwalaan niyo, ang gugustuhin niyo, o si Apo Kunching man na hindi mo pa totoong gusto, eh, humanap ka ng gugustuhin mo na madadama mo si Kristo. Saan kayang dako yun? Kung saan ka mabubuksan?
Sulong malaya naman ang ama na binibigay sa mga anak niyang kalayaan. Di po ba? Malaya kayo. Kaya lang, pag di ka nakaunawa ngayon, nakadama, eh ano kayang hinahanap mong kabanalan? Ano kayang ginugusto mong kabanalan? Eh kung yung magandang salita na totoo nang sinasabi sa iyo, hindi mo pa pinaniniwalaan, eh meron pa kayang bibigyan pa rin ang ama. O kung meron, at hindi mo pa rin paniniwalaan at sarili mo paniniwalaan mo, hindi ka na makakapaniwala. Ilan? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, mapalad ang nakikipagtotoo at nakakadama sa pangalan ni Kristo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kanina ba wala kang alam sa tinunguhan mo? At nagtatanong-tanong ka kung ano ba pinupuntahan niyo doon? Ano ba ginagawa doon? Ano ba sinasabi? Ano ba? Sino ba si Apo Kunching? Ano ba ni Apo Kunching? Kung may nadama ka ngayon, alam mo na, ang mga tinanong mo ay sinagot ka na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, nasa daan ka palang nagtatanong, narinig ka na. Nasa tahanan ka palang na nag-aalinlangan at napipilitang pumarito, nakita ka na. Buti na lang, tumuloy ka pa rin kahit nag-aalinlangan ka. Buti na lang, tumuloy ka pa rin kahit maraming tanong ka. Kapag hindi ka nag-aalinlangan ngayon at kapag nakarinig ka at tumanggap ka ngayon, kung ano ang nadama ng nag-akay sa'yo at nagsama sa'yo rito, magaganap din sa iyo. Kaya lang kung hindi ka pa rin nagbilang pagka-Diyos ang inahanap mo, kundi pagkatao pa rin, nako, hindi ka makakadama. Uuwing bigo ka rin, anak ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nagpapalakas ay? Sino nagpapalakas? Alam niyo po, nasubukan niyo na po bang ginawa? Kaganda naman tanong po, Kunchi. Alam niyo po, di pa man tinanong, sinabi yung tinatanong, nasubukan niyo na ikang ginawa. Di po ba may mga taong ganun? Magtanong, magsalita? O, unahin natin yung una. Alam niyo po, kapag kinilala niyo ang Diyos, eh wag lang pagkilalang parang nagtatanong ka kay Juan, na inuurirat mong taga saan ba si Juan? Ilang taon na ba si Juan? Ano ba kanyang hanap buhay? Ano ba itsura niya? Sino magulang niya? Taga saan ba talaga siya? Wag po ganon. Kundi, kapag kinilala mo ang Diyos mo, kapag tinanggap mo siya, yung ginawa niya mula sa simula, yun ang suriin mo. Kung paano ka nabuo sa iyong magulang na ina, kung paano ka nailabas na walang nakakita, kung paano ka binuo, at kung paano ka lumalaki, kung paano ka ngayon nakahihinga. At sigurado makikilala mo siya, siya'y ama ng mahiwagang taglay at kapangyarihan niya. Buhay ba ang Ama? Anong pangalawa? Anong pangalawang tanong? Ano? Anong magagawa? Tama ba yon? Naku, tuloy. Yan, nalimutan rin. Madaling makalimot, ano? Malabo talaga, no? Yan ang ibig ko yung sabihin sa inyo. Ang tao madaling makalimot.
kasasabi lang, nalimutan na. Kaiisip lang, mamaya hindi na alam. Kung hindi nyo linimutin ang mga salita ng Ama, hindi baling makalimutan nyo ng lahat kung ano ginawa mo kanina, kung ano kinain mo kanina. Ang wag mo lang malimutan, Diyos mo siya. Sigurado, may magagawa siya sa'yo. Buhay bang Diyos! Mga minamahal, ang pagsunod sa Ama ay di katulad ng pagsunod sa utos ng manager mo. Hoy, gawin mo nga yan. Hoy, pumunta ka nga doon. Hoy, tapusin mo yan. Hindi ganon. Ang pagsunod sa kanya, aalamin mo kung ano ang gusto niya. Siya ba ay anong Diyos? Siya ba ay manluloko? Siya ba ay lukuloko? Siya ba ay sinungaling? Dahil nalaman mong hindi siya lukulukot, manlulokot, sinungaling, makikipagtotoo ka sa kanya. Sapagkat siya'y totoo. Kaya, dahil nakikipagtotoo ka sa kanya, nadarama mo ang katapatan at katotohanan niya. Buhay ba ang Diyos? Hindi katulad ng pagsunod mo sa manager mo, sumusunod kay masama ang loob mo. Dahil hinihintay mo lang ang sweldo mo. Dahil gusto mo lang ang sweldo mo. Kaya sumusunod ka kahit labag sa kalooban mo. Ang pagsunod sa kanya, bukal sa kalooban. May pagsunod kang pag-ibig ang taglay. Hindi napipilitan, hindi nakikiayon-ayon lang, kundi bukal sa kalooban. At kapag ganon ang ginawa mo, patututuhanan niya sa iyo, siya din ay bukal kung magmahal. Buhay ba ang Diyos? Ang pagtanggap sa kanya ay hindi lamang yung tinanggap mo yung pagkain, natuwa ka, kinain mo at nasarapan ka, pagkatapos ay nalimutan mo na. Kundi ang pagtanggap sa kanya, patuloy mong namnamin kung ano ang dulot niya sa'yo. Sapagkat sa bawat ninanamnam mong kaloob niya sa'yo, na pinahahalagaan mo siya ay nalulugod siya sa'yo, kaya't lahat ng pinasasalamatan mong kaloob niya, lalo kanyang kinalulugdan. Buhay bang Ama! Kaya, ang lahat ng araw mo, hindi maiwawaksi ang kaloob niya sa'yo. Sapagkat lagi mong inaalala na dapat sundin mo ay siya, huwag lamang ang sarili mo at kapwa mo. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. May tanong po ba kayo? Wala po. May tanong po ba ako? Wala rin po. Sapagkat magtanong man ako, di kayo sasagot. Buhay ba ang Diyos? Tanungin nyo na lang ang sarili nyo. Sa sarili nyo doon kayo magtanong. Ano po itatanong namin sa sarili ko? Sabi mo, tanong mo, Kunching! Ano pangalan nyo? Huwag Kunching. Eh, hindi naman Kunching. Ako Kunching eh. Kunching, sa palagay mo kaya, kung di ka maniniwala sa Diyos mong dakila, may Diyos ka pa bang iba? Kapag sinagot ka ng konsensya mo, sinabi, wala. Hindi magtiwala ka. Wala bang Diyos? Kaya pag tinanong mo ulit, Kunching, kung kaya ako'y mag-aalinlangan sa Diyos na aking tinatawagan, madarama ko kaya siya? Kapag tinugon ka uli ng konsensya mo, hindi. Aba, eh huwag kang mag-alinlangan para makita mo ang kanyang katapatan. Buhay ba ang Diyos? Tatanungin mo na naman, Kunching, bakit ba lagi kang nagsasawa? Wala ka nang ginusto kundi magpakasaya sa sarili mo. Tutugunin ka na naman. Kasi makasanlibutan ka pa't makalaman. Aba, ayaw yata ng Diyos ko yun ah. Sabihin mo sa sarili mo. Ngayon, dahil alam mong ayaw ng Diyos mo yun, babaguhin mo sarili mo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Ang may pandama ay nakadama. Ang may mata ay magliwanag na. Sumayin niyo ang kapayapaan.
pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ang Diyos? Wow. Masarap. Lagi na lang dito na, sabi nila, dito naman. Alam kong may mag-a-a ang ama. Alam kong may magawa kila niya. Tunay na walang kapantay siya noon, ngayon at kailanman, buhay na kumakalinga kanino man. May bukas pa sa inyo, buhay, huwag mawala sa po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. May gawain po mamaya. Alas 6 ng hapon. Kaya yung gustong dumalo,
pwede pong dumalo. Malayang dumalo, yung wala namang oras, walang panahon, pwede nang umuwi. Buhay po bang Diyos? Nako. Oh, mga minamahal. Di po ba pag binibendisyonan kayo ng mga alagad, ay ginagawan nila kung ano yung pinakaloob din sa kanila? Kaya, pagtiwalaan niyo po sila. Ano po? Sapagkat yung binigay sa kanila, kung di po gagamitin, walang pakikinabangan. Walang makikinabang. Tama po ba? Kaya, ang kaloob sa kanila, kailangan pamahagi din sa inyo. Paano niyo pong malalasap o matitikman ang katas ng bunga ng sanga kung hindi nyo susubukang tikman? Kaya tikman po ninyo ang katas ng mga tanga, ng bunga ng mga tanga. Tama po ba? Sapagkat, tingnan nyo po ang Panginoon, sa katotohanan lang po, kaya naman ang Panginoon na siya lang ang lingkod, di po ba? Bakit humirang siya ng malagad? Bakit pinamahagi niya ang taglay niya? Para na sa gayon, yung mga hinirang niya, sila ang magpakatotoo na ang tumanggap na Kristo sa Ama at tinanggap naman nila ay tuturing makapangyarihan ipamahagit, ipamigay na mula. Kaya, yung mga nagpapakatotoo, tunay na nakatalima, nakasunod sa kalooban ng Kristo at Ama. Kaya subukan din po ninyo yung pagtalima nilang giging marapat at nagpapakatotoo. Sapagkat sila rin po'y nagsusumakit, araw-araw na andirito, ginugusto nilang pumarito, kaya nakapaglilingkod sila. Eh kung hindi po nila gusto ang maglingkod, hindi na sila pumarito. Yamang gusto nilang maglingkod, yung nasa sa kanila ay maging kabahagin kayo. At lahat ng kabahaging nagmula sa Kristo, nagmula rin po yun sa Ama. Ganyan lamang po yan, o. Oh. Uga ay Ama, puno ay Kristo, mga sanga ay ang mga lingkod na napili niya. Ngayon naman po, sa panahon ngayon at sa gawin ito, si Apo Kunching, si Kristo, ang banal na Espiritu ng mga at ang mga sanga at mga napiling mga lagad. Kaya, tikman po ninyo ang katas ng bunga nila. Ano po? Para na sa gayon ay makinabang o parang para pong hunghag. Ngayon na. O, pati yun. Tayo. Nakakaunat ng likod. Oh, sige nga po. Mag-exercise. Ah, parang wala sa tono. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang katawan ay sumigla. Apo Kunching, itanghali ng tapat eh. Eh, naantok po kayo eh. Parang tulog ang diwa. Sabihin nyo nga po, mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang buhay mo ay sumigla. Oh, sige po. Oh, mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang katawan ay sumigla. O, natandaan niyo po ba yung tinurong exercise sa puso?
sa umbaga yan ginagawa. Pagkagising sa umaga, tsaka ka uminom ng isang basong tubig. Eh, kaya lang, kung nag-e-exercise ka, sabi mo, walang ugat na nagising. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam niyo po, pag may nararamdaman ka, kailangan maging masaya. Ganyan din ang nararamdaman ni kapatid na, ano nga pangalan mo, kapatid? Juliet. Yan din ang nararamdaman ni kapatid na Juliet noon. Ganyan din siya. Para bagang hindi na makakahulagpos sa bagdamag buo kasi hindi na babalik. Alam niyo po, ganun. Nung una ko siyang makita, sabi ko, makababalik pa kaya ito bukas? Sa bilang tao, ano? Bilang tao, makapag-iisip ka na, babalik kaya ito bukas? Abutan kaya siya ng magdamag? Pero hanggang ngayon, inaabot pa rin siya. Nandirito pa rin siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, laban lang po. Nalika mata ika. Ano? At, alam niyo po, tayo man kayang palabasin ng Ama. Di po ba? Kaya pag di kayo mata eh, sabihin niyo, huwag yung, hindi na lumabas ang tayo nito. Ay, Diyos ko po. Mali yata yun. Sabihin niyo, Panginoon, ilabas mo naman po ang dumi ko sa katawan. Alam ko po may kaparaanan ka. Ba't ko po sinasabi ito? Mayroong pasyente dyan, hindi araw-araw dumudumi. Totoo po ba yun? O, itaas niyo ang kamay. Wag na. Para nang sa gayon eh, araw-araw ay makadumi ka. Eh, baka naman, kain ka ng kain, ayaw mong umiinom. Kulang sa tubig. Eh, mahina yung, ano mo, digestive system mo. Eh, kaya, nakastock dyan. Aray, sakit. Sakit parang ambigat. Eka pa. Sabi mo, mag-exercise tayo tuwing umaga. Ikembot mo. Tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan ay sumigla. Alam niyo po, pag-stress ka, konektado rin kumisan sa digestive system. Sa mga mekanism. Ano po? Kapag ka over isip-isip, esep-esep, over-isip-isip, ano? Over-stress, tense, over-fatigue, yan. Lagi kang pressure, natitense, lagi kang, ewan ko sa'yo, may Diyos ka ba niyan? Buhay po ba ang Diyos? Haharap po ako sa mga lagad. O, sino ang walang problema sa inyo? Pag mayabang, lahat. sinong walang problema sa inyo? Lahat. Kung kayo po ay dumadaing, dumudulog, humihiling, eh lahat din po ng mga nasa harap nyo ay humihiling, dumadaing, at nananalangin. Kaya, manalangin kayong walang humpay. Yun ang hinihiling ng panawagan ng Ama sa inyong buhay. Lagi niyong tatanda ng panalangin walang humpay ay nakapagpapatibay ng pananalig. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat habang dumadalangin ka na hindi yung hindi mo alam ang itsura mo, kailangan naka Panginoon, di ba ikaw ang Diyos ko? Panginoon, di po ba naririnig mo ko? Eh, kaya lang, sino kaya ang Panginoon yon? Baka yung isang Panginoon. Kaya lagyan mo ng, O Diyos, Ama kong makapangyarihan, kilala mo kong anak
mo sa iyong harapan na di mo man ako mahawakan. Di malipaliyon. Hindi man kita mahawakan at di man kita masilayan. Ako'y iyong natutunghayan. Ako naman po iyo'y kahabagan. Dinggin mo sa amot dalangin ko sa iyo. Kaya lang wag yung... Sabi mo, dinggin mo sa amot dalangin ko sa iyo. Pagandahin mo mukha mo sa kanya. Hindi yung... ano? Sabi niya, kaganda mong anak ko, nang sinilang ka sa mundong ito, ang cute-cute nang lumabas ka sa ina mo. Habang lumalaki kay pumapangit kang totoo. Dahil nung magkaisip ka, laging selos ang nasa iyo. Kapatid mo'y laging pinagseselosan mo. Maging ang iyong ina, walang masabing ganap sa'yo. Nagsisimula pa lang nakatsinghal ka na. At nang ang ama mo, tinawag ka ng pasigaw, sumagot ka ng pahiyaw naman sa kanya. Kaya nang maisilang kang cute na cute sa pananaw ng mata ko, habang lumalaki ka'y pumapangit pati ugali mo. O anak na minamahal ko, nililokit ang tunay na kawangis ko. Huwag mong papangitin ang sarili mo. Buhay bang Diyos! Kaya ngayong nakilala mo na ako at tanggap mo na sa puso mo, kapag dumudulog ka'y ngumiti ka, anak ko. Huwag laging nakakunot ang noo mo at pahinagpis ka kung dumain pa sa akin. Kaya't di ko maintindihan bulol na salita mo. Yan ang pawang totoo, mga minamahal ko. Pero mali po yun. Ang totoo, kahit sa isip mo lang nababasa na ng ama, pinatatawa ka lang na anak niya. Kaya ngayong napatawa kita, umuwi kang masaya, anak ko. At huwag nang mag-isip pa sa buhay mo. Lagi mong tatandaan ako ang iyong Diyos na tinatawagan. Hawak ko ang iyong buhay. Ako'y iyong ama na walang kapantay. Ang nais ko lamang sa iyo'y masilayan at ganap na matunghayan. Ako'y bigyan mo ng katapatan. Kaya't ako'y iyong mararamdaman. Nagising na po ba kayo? Yes. Sa pagkagising kaya sa inyo, may natutunan na kayo? O baka naman pag-uwi mo, pagdakay nakalimot ka na, ni isang salita'y wala nang naitala sa isip mo. Ang dahilan pala'y nasalubong mo, ang kagalit mong tao, na kasibangot na pagdaka ang mukha mo. Sayang naman, mahal na ako, ang natutunan mo. Sayang naman, anak ko, ang pagsusumigaw ko sa'yo. Sayang naman, anak ko, ang ginamit ko na di natularan mo. Jesus na pangalan, hinandog ko sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Naku, ganyan pala ginagana nga po. Kunching nyo na yan. Nagko-concept. Hindi.
inaliw ka lang para matawa ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, ano po ba gusto nyo pag hinihingal kayo? Mawala ang hingal nyo. Eh kung nakikita nyo lamang po sa paghabol sa inyo ni Kristo, hingal na eh. Hoy, anak ko, saan ka na naman pupunta? Tinatawid na kita eh, ayaw mo pa, ayaw mo pa, ayaw mo pa. Eh, nagsawa siya sa'yo, bahala ka na nga, Eka. Eh, nung naligaw ka naman, nagbalik ka, eh, saan ba ang tamang daan? Alam niyo po, pag lagi mong hinanap ang tuwid na landasin, lagi mong tatahakin ang katwiran ng Diyos, Amang Mahal. Why po ba ang Diyos? At, kaya po kunching, eh, ba't po ba yung tubig eh, gamot? O sige, sino bang nabuhay na walang tubig? Ha? Lahat ng tao may tubig. At lahat ng tao ay kailangan ng tubig. Eh kung sa pananalig mo, ang tubig na nilalagok mo ay magiging daan ng kalinisan ng karamdaman mo, ng katauhan mo, abay magaganap sa iyo. Eh wala po akong pambili ng gamot. Eh kaya nga binibigyan ka ng pamamaraan eh. Eh umiinom naman po ako ng gamot. Eh hindi ka nga gumagaling kaya papalitan eh. Kaya po kunching gumagaling naman ako eh, ba't nandito ka? Kaya po kunching kaya lang ako nandito, nasusuri ako. Ah, tik-tik ka pala. Eh, kung tik-tik ka man at sigurado may budhi ka, kung nakarinig ka, ay may pandinig ka. At pag-uwi mo, hindi ka na palahatol, palahusga ng kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Kami na mahal, pagpalain kayo. Ay, ano po? May bukas pa, sabi. Sabi niya, parang sinabi niya, huwag nang magbendisyon na po, may bukas naman. Ano? May bukas pa, Eka. May bukas pa, mga minamahal. Alam niyo po, ganyan pala ang lingkod ng Diyos. Pag sinabi niyang, kailangan magpasaya ka, Diyos ko, paano bang magpasaya? Hindi mo natatanong, siya magbibigay nun. Pag sinabi niyang, manindak ka, Diyos ko, paano ba manindak? Siya magbibigay nun. Pag sinabi niyang, maggising ka, Diyos ko, paano bang manggising? Hindi mo natatanong, siya magbibigay nun. Pag sinabi niyang, magtuwid ka, Diyos ko, paano bang magtuwid? Siya na magbibigay nun. Lahat pala, kaya niyang ibigay. Sapagkat ang Diyos, ang siyang kaaliwan ng mga nalulumbay, ang siyang tamang paraan sa mga naliligaw, ang siyang karagdagan ng buhay sa mga nagkukulang, sapagkat ang Diyos ay tunay na buhay. Kaya sa inyo pong lahat, may kulang po ba? Kayo kulang. Pag di kayo tumanggap at di kayo nakakilalang ganap. Eh bahala po kayo kung anong gusto nyong isipin. Basta ang mahalaga, tumupad lamang sa atas ng. Sino po kayang nag-atas? Sa palagay nyo, mabuting espiritu o masamang espiritu? Eh bumuti nawa po kayo. Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? O tayo na po, mga minamahal. Halina kayo, mga alagad na turingan. Lera po kayo.